5 ang gagawin natin ngayon. Kumusta kayo? Kumusta po kayong lahat dyan? Nasa mabuting kalagayan po sana kayong lahat. Sana ay nasa mabuting kalagayan ng lahat. Healthy kayong lahat at masayang lahat. Okay? Ngayon po, episode 5 na tayo. Ngayon, ito po ang aming ginagawang episode na ito. Ito ay yung ika-5 na ano. Pero, dahil nga po sa memories namin ay hindi na namin masyadong hindi na masyadong clear yung mga nagdaan. Ngayon kung ano yung mag-pop up sa aming isipan ay i-share namin sa inyo. Ganun na lang po ano. So sa mga early years ng aming pagmamahalan, kung ano yung mga nasa memories namin na mag-pop up dahil nga po sa tagal na noon ano, that was 1989. Tapos, ang tagal. May gulay. Ang tagal na. Wow! Diba? as usual, bago tayo ano, matulog, ay ito ang gawin natin. Nasa bedtime stories tayo. Ano? Ngayon, nandito naman itong panghilahilata kasi po, pagod na po. Naku, pagod na po. Pagod po talaga kami. Aww. Super busy kami this day. Today. Grabe. Today and yesterday. At alam niyo pa po, ang sama po na nangyari today. Today is Saturday, but we don't have electricity from 4 a.m. to 6 p.m. Meron niyo yan? Kaya, yung mga bata, gustong mamasyal kaninang nagtanghalian kami, laging sinasabi, Mama, pagkatapos nitong mga tanghalian natin ay mag-bihis na kami dahil punta tayo ha, mamasyal tayo ha. Maliligo na ako pagkatapos nito, tapos tumulong siya. Sabi ko naman sa kanila, wala pa, hindi pa kalma ang COVID. Hindi pa kalma yung pandemic na yan. Ganun pa rin, sabi ko, huwag tayong makihalo sa maraming tao dahil napakarami pong tao talaga sa labas. Dahil kahapon po, may binili kami sa supermarket dahil may kailangan naming bilhin at saka yung iba pang materyales. Binili kami, nakita namin talaga ang galaw ng population dito sa Tagbilaran. Talagang crowded kahapon. Siguro dahil sweldo, no? Ganun naman pag sweldo, parang nagsi-shopping, nag-good time. Ayoko pong malo kami. Ngayon na itong anak ko, gusto niya mamasyal kanina. Sabi niya, hindi, wala ng COVID. Marami naman sa Amerika nga wala nang nag-wear ng mask, ng facial mask daw masyado. Sabi ko, huwag mong gayahin yun dahil mas maraming tigas yata ang ulo dun. Kaya po parang medyo kumikirot yung dibdib kung nakaalala doon sa situation na gano'n na ang mga bata hindi na nakakapasyal. Nabubor po sila dito sa loob ng bahay. Kaya sabi ko, ano ba yan? Diba? Imbesa na na magkatuwaan tayo, punta tayo sa dagat, mga masyal sa dagat, wala. Ngayon po, ano pong dapat naming ikwento ay hindi po namin na paghandaan kasi hindi po katulad ng ibang vloggers dyan na scripted. Ito po ay bukal or yung impromptu na instant na lumalabas sa isipan namin na yung nare-recall namin ng mga memories noong mga nagdaan namin doon sa makukulay na mga pag-iibigan. Pagsisibol ng pag-ibig. Noong sumibol ang pag-ibig. No? Okay. Anyway, naikwento lang natin ang marami namang pamamasyal. Siguro kung may dagdag ito, anong kayang maalala mo na yung mga highlight na nangyari sa atin sa Rome noong isa pa lang tayo. Itatak sa'yo. Ha? Wala. Bago ko tayo pag-alab ito. Naalala ko ngayon eh. Ngayon ko lang naalala nga. Na ano? Ano dito? Nung iligawan pa kita. Ano? Naalala ko na ngayon eh. Naalala mo na? Oo, sige. Ano, pag nalikan kita. Naalala na. Yung first kiss, guys. Nalikan oh kita, my God, that is the wala kiss that it is. Hindi ka nagreklamo eh.
Unforgettable talaga yon na kiss. Kasi, ewan ko ba ito, lumapit bigla, tinalikan ako guys. Nabigla ako, hindi na ako nakitibo. Nung hindi ako nang, ano yun, sabi ko. Tapos, inulit niya. Tapos sabi, ano ka? Hindi na yan mabuti ha, sabi ko, kaibigan lang kita, sabi ko. Pero, huwag ka, gusto din. Hindi ko nga pala kasi, guys. Hinihintay niya raw sana, yung itinulak ko siya. Hindi ko naman tinulak. Eh, nung hinalikan ko, guys, ganito ang sabi niya, o. Ano sabi? Ano? Ano? Gumanon siya eh. Eh, gusto, yun pala eh. Ano bang hinihintay mo pa? Parang ganun. Yung reaction ko na, kasi sabi ko, totoo yun guys, hindi kami nagsisinungaling. Totoo nangyari yun, yung first kiss niya ganun. Ano? Walang siya eh. Kaya? Sabi ko, hindi siya nagreklamo ako. Talagang hindi siya, wala, talagang gusto pa niya. Nakakaya naman, Diyos ko naman. Grabe ka. Ayun ang totoo, wala yan na rin ko na eh. Hindi raw pumalag guys, eh sabi ko nga sa kanya, ay, bad na yan ha, sabi ko sa kanya nung pangalawa. Bad na yan ha, magkaibigan lang tayo, sundong kita sa nanay mo. Ay, ano, hindi nagiginig. Ano, nakakatuwaan yung makipagkalikan, guys. Oh my God, that was our first kiss. Na nangyari talaga na. Hindi ko makalimutan na, ewan ko yung naramdaman ko, parang maraming langgam na dumaan sa mga kalamnan ko. Ano ba yun? Ano yung, anong tawag doon? Yung, ewan, di ko alam kung anong tawag doon, guys. Bahala na kayo. Yung parabang pagka nahalikan eh, gustong-gusto pa niya. Gustong-gusto niya eh. Yung parang, ano? Umano pa siya? Ibig sabihin, gusto niya. May pa-awa, umano naman ako yung pahiya. Eh, ano talaga eh. Bad naman ito. Oh, yeah. Ganun nga ang nangyari, guys. Tapos, yun, medyo parang awkward nung moment na yun, hindi na ako nakakibo. Siya rin, parang nabigla at parang hindi nakakibo. Pero, kalam naman ako, mamayang konti, okay na naman. Parang na-forget lang namin yung nangyari, ganun. Tapos, yun na, pagkatapos nun, yun, niyayaan na ako dun sa Austria. Yun yung time na naligo kami at first time kong makita ang Lido di Ostia, meaning Beach of Ostia, Roma. Yung beach na napakalawak, napakalaki sa Rome. Yun talaga ang public beach doon na ang daming tao pumupunta pag summer. Talagang saya-saya. Ganon ang nangyari, guys. Tapos doon na sa Ostia, yun, naglalangoy-langoy kaming dalawa. Aba eh, yun, talagang mag-sweethearts na kami noon. Ayun. Natanggap ko na noon na ano ko na siya, boyfriend ko na siya. Ganon. Tapos, wala, ganon, makulay. Ang saya, talaga, ang saya. Tapos, pagka may dumadaan na yung mga vendor dun sa dagat, kasi marami yung naglalako na mga, yung mga, ano yun eh, mga strangers din, hindi rin mga Italian, yung mga gusto rin kumita ng mga taga Marokko, yung mga, tawag dun, yung, anong tawag dun sa, yung nagtitinda ng maraming bag? Ano nung lahi yun? Yung mga parang Arabo? Muslim yun. Wala nang tawag dun sa country nila. Basta natandaan ko yung mga Marokko, naglalako ng mga, yung mainom, yung iba naman naglalako ng mga, kung ano, caps, yung naglalako ng mga sunglasses, gano'n. Mayroong naglalako ng ice cream, gano'n. Kung ano, tatanong niya kaagad sa akin kung ano raw gusto ko. Ako, maya't-maya, bilhin niya ng pagkain. Akala niya yata eh, ano, mapataba niya ako noon. Guys, hindi naman ako tumataba. Payat kasi ako noon. Kaya siguro gustong tumaba ako noon. Pero opposite eh. Noon, payat ko talaga. Kasi, syempre, malikot dahil sa trabaho. Ganun, walang oras na hindi natatagtag. And then, iba pa yung team. Ganun. Talagang, kumbaga, movimentato, anong tawag sa Tagalog nung, yung maraming ginagalaw, gumagalaw lagi. Ganun. Parang ano lang, yung room ay maliit lang, ano? Parang sa akin, maliit lang ba? Ang room is, City of Rome is very, hindi naman kalakihan. Kung nakarado na yung punta na di Trevi,
Tapos may mayroon na yung Coliseum. Nasaan dyan na yung ano, yung malapit sa Coliseum. Ito yung pulang puti lahat. May kabayo sa ibaba. At sa Venezia. At sa Venezia. Mga ano. Resurgimento. Andan yung... andyan na eh. Magkakasugod na yun eh. Si David, yung stato ni David nito. Hi guys! Na ano yung power na ubos. Huh? Ang power ng battery na ubos sa Oracat. Eto na naman. Okay, pagpatuloy natin yung sinasabi natin kanina about the... battery. Anong battery? Okay, nasa na tayo kanina? Medyo nakat dahil dun sa battery. Ngayon, yung about the ostya ay nasabi na namin. Ayun nga pala guys, nagpunta rin kami sa Capri. You know Capri? That is an island na nasa Naples. Yun ang bayan ni Sofia Loren. Yun naman, sa Naples. At doon ay pumunta kami sa isla, sa Capri. At doon kami nag-picnic-picnic. Alam niyo, mga kasama namin, mga ano kami noon eh? Four lovebirds pairs. Four pairs of lovebirds. Yung mga barkada namin taga Batangas, mga Ilocano, yung mga kapwa natin Pilipino na gustong sumama, ay nag-organize kami ng biyahe na kami-kami lang. Bale, walo kami na pumunta ng Capri dahil gusto namin makita nga ang Capri. Dahil nga, syempre, sikat yun eh. Dahil yun ang island kung saan lumaki si Sofia Loren. Alam niyo naman siguro si Sofia Loren, laging nagbe-best actress, napaka-sexy, napaka-ganda, super famous. Naku, idol ko rin yun ang baiton. Dahil twice ko siya na-meet sa Rome at naku, down to earth. Down to earth yun guys, ano, yun kasing si Sofia Loren, ang bahay nila ay medyo ang distant lang is mga dalawang kanto lang galing doon sa Lumentana sa tinitirhan namin ng nanay niya, yung bahay ng nanay niya, yun ba ako tumira nun eh. Eh ano, yun nga. Doon sa pharmacy ni Sofia Loren, eh, may pharmacy kasi yun nga, doktor din ng anak niya. Ang bait-bait. Kaya, hinahangaan ko sila. Ngayon, doon sa pamamasyal namin, nakakatuwa dahil ang dami namin pinasyal sa Capri na yung mga tourist spot nila doon, pumunta kami sa dagat, at doon sa dagat na yon, sa beach na yon, ay na-meet namin incidentally, si Renato Bennato, yun naman ay singer doon, sikat din naman sa kanila, parang kumbaga ay parang Rico Puno dito. Kasi, yun ang parang Rico Puno nila. Kasikatan niya noon. Oh, kasikatan niya noon. Kanta niya na Viva La Mama, diba? Napansin namin siya dahil nandun siya, nakaupo siya sa may bar. Kami, yung bar na yun ay nandito yung beach na doon kami. Ay nakita namin siya dahil nilalapitan ng mga fans. Ay, tinignan namin, nakita namin ay si Renato Bennato pala. Naghihiyawan yung mga Pilipino. Oo, naghihiyawan na eh. Sikat eh. Tapos, yung mga Italiano, yung pinapansin na nga? Sa mga Italiano, hindi siya masyadong... pinapansin? Oo, hindi mo siya pinapansin. Pero yung mga Pilipino, kami, naku, sigawan niya, Renato Bennato. Tapos... Kaya siya lumapit sa atin, no? Napansin tayo, sumisigaw tayo eh. Ayun na nga. Tapos, yun nga, ang kanta nun ay ganito. Merong kantang sumikat dun sa Roma na nakakatuwa. Viva la mama, affectionato dalla, gonna piulunga, yun. Nakakatuwa yung kanta niya yun. Yun, sumikat. At saka, ano pa? Viva la mama, perché, quando parlo di te. Kaya nga, ito yung sa'yo na, di ba maano ang lyrics ng kanta? Oo, yun na nga eh. Nakakatuwa. Tapos di, doon na nga kami sa Capri maghapon, tapos nagharap kami ng piknikan namin, nandun kami sa parang, ano eh, yung parang Pilipinas din eh, na nandun tayo sa damuhan, na
doon sa malapit sa papuntang dagat, pero parang mapapang. Ang dami, yung nang ganda. Kaya nandun sa top ka ng ganyan, patok the world ka, tapos puro puti lahat yung mga bato. Tapos makita mo yung dagat ng ganda ng, ang parang grabe. Ipakita mo dyan sa amin. Oo, makita nila. Ang ganda ng cup. Tapos ang sarap ng seafoods nila doon. Ay, nako. Pag matikman mo yung ganyan ng isda, lasang mare talaga. Lasang dagat talaga. Fresh na fresh yun. Bakit, gano'n? Sariwa. Tapos doon din namin naranasan, ang first time kong ride ng cable train. Yung sa isang... Doon tayo sumakay noon. Oo, cable. Yun, nung panahon na yan eh, di ba? Uso ang cellphone noon? Hindi pa nga. Wala pang mga nag-picture ng cellphone. Kaya wala rin masyadong mga picture kami. And then... Uso mga manual na yung camera na ganyan noon. Yung manual lahat yung lens noon. Wala pang cellphone noon. Hindi ka tulad ganyan. Photo ka, isend mo na, gano'n, hindi, wala pa yun. Ngayon, sobrang advanced na yun. Oo, wala pa noon. Tapos, yun nga, nang sumakay kami noon, ako, nervous na nervous ako. First time kong sumakay sa... Kasi yung cable train na yun, ay isa lang naupuan, doon ka, tapos... One by one, oh. One by one. Isa, oh. In every seat, isa. Ang haba ng biyahe, no? Magkabitin na, isa lang nakaupo, makikita mo ang lahat ng sa baba mo. Ganon, kita mo ang view ng Capri. Ang nature, ang ganda ng nature. Lahat ng view. Talaga sinadya yata yun dahil... Pang turista talaga yun. Gusto nila na ma-experience mo at yung view para makita mong mabuti, ma-view mong mabuti. Makita mo rin doon sa video. Ganda yun. Experience na yun. Yun mga unforgettable experience namin na talaga naman. My God, ang ganda. Tapos, parang lumilipad doon sa mga mountains eh. Kita mo lahat yung buong paligid, ang ganda. Tapos nag-picnic kami. Naku, unforgettable yun. Nagbaon kasi kami. Iba pa yung binili namin. Iba pa yung baon na kanya-kanya kami. Pero, paghapag na nandun sa pagkainan, hindi naman na pagkainan yung nandyan na. Kaya na yung sa harapan na namin yung pagkain, sharing na kami. Ilang oras ang biyahe ito? Enjoy na enjoy. Ilang oras mga bangos? 2 hours. 2 hours sa train. 2 hours sa train. Oo, 2 hours. Galing Rome, papuntang Naples. Napoli ang tawag nila. Naples, sa English. Masarap ang pizza doon. Ay, naku doon ang original. Ilagay nila doon sa mismong firewood talaga na maapit. Yan nila yung pizza. Tapos lagyan nila ng toppings. Sila naman talaga original na sa pizza. Sila ang pinakaunang-una na nagawa, gumawa. Ang pinakaunang taong gumawa ng pizza na nag-create ng pizza ay walang iba kundi ang taga Napoli. Yan. Yung mga pasta puttanesca, mga ganyan. Yan. Galing sa Naples yan. Yung mga sauce nila na masasarap. Naples, ang galing nila. Ang galing nila talaga. May mga punto ang mga tao doon, no? Oy, iba yung sa... Ano? Acho! Ganun ang mga tao. Wala yung tono nila eh. Alam mo. Parang yung taga... Parang taga Ilocos ba ito? Taga Ilocos, taga Pigdig. Achaw! Mga gano'n. Mga Napolitan na. Oo, mga Napolitan eh. May punto. Oo. Parang, bakit kaya gano'n? Ay, sa Amerika, gano'n din yata, no? Malaman mo, sa punto ng pananalita, kung saan sila galing. Pag kalimbawa ang taga Roma ka, at pumunta ang taga Naples, nalata mo eh. Nalata mo sa pananalita. Iba rin naman Siciliano, may punto rin, no? Oo, iba rin. Iba rin, Napoli. Nalata mo ka na sa Italo, no? Kanya-kanya sila ng, parang Pilipinas din, na iba yung... May mga punto, kahit ito rin. Diba? Ganon ang experience namin. Tapos, pa ang may share natin, ha? Marami eh. Maraming experiences. Hindi ko lang kasi gustong i-share sa inyo yung mga downs. Puro yung mga nakakatuwa lang pinaparinig namin. Pero marami rin kwento ng about drama. Yung meron ding konti. Katulad ng namasyal kami. Meron yung mag-boyfriend, si Linda. Merong iyakan blues noon na nangyari. kumain na kami. Hindi ko na sinasali kasi sa kwento yung mga ganon. Mga ganon na medyo may mga tampuhan, kakagalit, ganon. Saan na kaya ngayong magkasama natin natin pa kaya sila sa Roma? Doon pa. No? Doon pa yata. Umuwi na rin sila. Kasi wala na kaming balita doon, guys. Mula nung umalis kami doon. Sana naman mapanood nila ito, ano? Si Linda, sila, Marisa,
mga taga-Lemery, taga-Batangas. Naku, ang dami namin barkada ng taga-Batangas, guys. Oh. Masarap kasama mga taga-Batangas. Ang saya. May punto rin mga tsaka. Ayat? Oo. Oh. Alay! 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 Ito naman eh! Punting ano lang eh! Huh? Galit na eh! Lalo si Woody niya ang isang tayo. Parang may gano'n yung mga boyfriend ni Linda. May mga punto rin ah. Kasi ayaw na kumain ni Linda nung tangal yan. Alay, kay, ito naman eh! Hindi ko lang nasamahan kanina dun sa ano eh! Nagalit na eh! Ay, alay! Kumain ka alay. Na dyan! Alay, kumain ka na dyan! At tayo ma-alay na dun sa treno! Sabi niya. Nakakatawa guys! Ganon! Alay! Bakit alay? May ganon sila na ano. Parang mga naroon ng Italia, mga Napolitano, ganon din ano. Nakakatawa talaga kasama ang mga taga-Batangas. Tapos? Pero yung mga may mga punto yata parang pag nagmahal yung mga yan, yung ano. Eh, paano yun? Ang punto ko. May punto ba ako? May punto mo tayo. Ah, ganon. Kaya masarap pang mahal. Depende na sa tao siguro yan. Depende na sa tao yan. Sabi mo eh. Depende na sa tao yan, guys. Ayun. Depende na yan. Ngayon. Ayun ang naalala namin ngayon. Eh, share na naman namin sa inyo. And then, ano, bago ko makalimutan, guys, yung mga nag-comment, thank you so much, thank you so very much. Hindi lang ako nakakapag-reply, lalong-lalo na ngayon today, Saturday, ay blackout po talaga. Ang hirap po ng ano namin dito, ang hirap mag-online dito, ang hirap ng signal. Kasi buong araw, 4 a.m. to 6 p.m. Ayun ang nangyari. May mga nangyayari pag ganun guys, tapos minsan, alam nyo na, hindi mapigil ang pagka-busy. Busy talaga. Bilang isang ama, ina, maraming ginagawa sa buhay, siyempre, para tayo makasugakop nitong kahirapan sa mundong ibabaw nito, ay tayo umisi-isi na lang. Ngayon, hindi na mga biyahe-biyahe na punta ka sa puntahan mo, may maraming permit na kailangan. Iba na ngayon parang na ito. Ngayon, tapos, yun nga, Rochelle kami sa Capri. Tapos, marami pang kwentong iba na hindi pa namin naikwento, pero kailangan i-recall. Ano pa ba? Naalala lang niya yung Capri ngayon eh. Siya nakaalala. Ano pa ba yung mga happenings natin doon? Sabi ko, ano pa bang may kwento po? Hindi ko na alam. Kasi, kung ikwento sana, yung mga, pati yung mga negative side, abay nga haba ang ating kwento. Pero, just forget it. Nakaka-down yun eh, di ba? Kaya, yun, naalala niya kanina, ngayon, i-recall na naman natin next time yung mga pangyayari na meron tayong, yung mga about, siguro next time, ang ipento namin ay yung kung paano na kami nagbukod, ganon, and then, ipento ka na pati yung paano kami nabuhay ng dalawa, paano kami nakasugakod na kami lang dalawa, na hindi kami sanay. Ganon, ikukwento ko, ikukwento namin guys sa inyo next time. Kung mag-comment kayo. Epoy, meron palang ano, and then, yung sis, ano, senyora, ano ba yun? Basta, babae yon na nagko-comment sa akin, pero ang ginagamit niyang account ay sa account ng husband niya na si Senior Luigi Gargano. Comments natin in Italia. Pasensya kayo guys, mag-Italia lang akong pagtiha. Comments natin in Italia. Grazie moltissimo per tutti quelli che abbiamo esperienzato di là quando stavamo a Roma. Stavamo bene con gli italiani e poi ringraziamo voi perché state con noi in questo canale di Rich Cheech Channel. Grazie moltissimo. Ciao! Arrivederci! Ciao! Bye bye! Arrivederci! Ciao! Next Italiana! Thank you ha! Ingat kayo lagi! Next time na naman!